Rami-rami pa palang may hirap dito. Okay, yung sagot sa next na sasabihin ko ay fantastic. Pag gusto yumaman, lakasan lang yung sigaw. Pag ayaw yumaman, nakabukas po yung tatlong pinto, pwede na po umalis. How are you? Mas malakas, mas mayaman, ha? Parang mas mayaman tong side. Ay, mas yaman man yan to? Lahat mayam! Ina, pag nagbayad na lang kayo ng membership, magkakatotoo na yan. Thank you. Have a seat, thank you. Ganda ba tong kotse na to? For sale po yan. 5.5 million. Yung dilaw, nandun sa likod, maganda ba? Yan ang bibiliin kong kotse. Pagka hindi ko nabili yan, feeling ko may magre-regalo sa akin. Yes! Ito, kotse ko. Kotse ko to. Nakita niyo yung plaka? Kita ba sa camera? Pakita nyo nga yung plaka. Kita nyo yung plaka. May camera naman ba tayo? Apat ba yun? Ayan, yung plaka. Pwede pa zoom in yung plaka. Yan. Nababasa ba? Ano nakasulat? RBA01. Ayun. RBA01. Anong pangalan nitong event na to? Hyper RBA. Ayun. Hyper RBA. Ang ibig sabihin ng RBA, Revolutionary Business Advantage. Bakit siya revolutionary? Kasi kakaiba siya. Wala pang nagagawa sa industriya. Revolutionary siya. No? Ano ba yung mga revolutionaryo? Mga revolutionaryo, gusto nilang mabago yung nakagisnan. Ano ba yung nakagisnan sa Pilipinas? Mahirap, mahirap na mahirap, upod ng hirap, nuknukan ng hirap, hampas lupa patay guto, tangkungan. Tama ba? Yes! Yun. Kaya kami revolusyonaryo, gusto namin baguhin. Pag sinabing Pilipino, mayaman, mas mayaman, sobrang yaman, Zac Lopez. Alam niyo, nung nakilala ko si Zac, mahirap pa yan eh. Nagpapanggap lang na may pera. Dumating yan sa office ko. Pucha, wala pa lang laman yung wallet niya. 50 pesos lang. Meron siyang kotse, pick up. Pick up. Nakaset up, may forma naman. Pero nakasanlak sa magulang niya. Diba? Pagka mayaman, binibigyan ng kotse. Pagka yung Zac Lopez, pinagdududahan ng magulang. Pagka nangutang ang Zac, sabihin, bigay mo muna ORCR ng kotse mo bago ko ta pautangin. Yan. Nung nakilala ko si Zac, yun siya. Ngayon lahat na bago. Nabago na ang pag-iisip, nabago na ang pananaw, nabago na ang asawa. I mean, jowa pala. Nabago na yung kotse. Hindi na walang kwentang pick-up. Oo. Saan ba yung... Nasaan yung S-Class ni Mercedes niya? Nandito. Nandito yung S-Class. Ito. 10 million yung isang kotse ni Zac nandiyan sa loob. Yung nandito, yung nakasulat S-500. Actually, sana S-5 million yun kasi 5 million naman siya. Pero wala. Hanggang 500 lang kasi Mercedes. Okay? Dati, walang pera. Kanina, nagkwekwentuhan kami, nagchat-chat. Alam nyo yung chat namin? Putang ina, Ferrari. 26 million na Ferrari yung kwentuhan namin. Sabi niya, sir, hindi siya mahal. 26 million lang. Oo, ibang-iba na si Zac.
Pagka sinabing 26 million lang, namumurahan na siya. Samantala kayo, napapamura. Putang ina ang mahal. Diba? Yung buong subdivision na namin, yung 26 million. Yung buong barangay namin, dito hanggang doon sa dulo, pati yung kabilang kali. May sukli pa yung 26 million. Tama? Oo. Grabe, grabe. Grabe yung kwentuhan namin. Kasi yung Ferrari, hindi ordinaryong Ferrari. Putang ina, bumubukas ang bubong. Sabi nung Ferrari, diba? Pag hindi bumubukas ang bubong, 21 million lang. Pag natatanggal ang bubong, plus 5 million. Ano ba yung 5 million? One month income lang ni Zach yun. Kaya mamaya, pagtapos ko magsalita, huwag kayo sa akin pumila. Sa kanya kayo magpa-picture. Okay, sino yung ano? Sino yung gusto magkatsa din dito? Gusto magkatsa din? Wow! Sabi nung nasa harap ko, tayo ba yun? Sige. Sabi nung dalawa, pangunan mo, ikaw lang. Sinong ayaw magkatsa din? Pwede tumayo, ayaw magkatsa din. Mamatay na ako, ayaw ko lang siya din. Kahit regaluhan ako, susunugin ko yan. Sige, tasang kamay, ayaw magkatsa din. Tayo, tayo pala, ayaw magkatsa din. Wala? Are you sure? Yung ano, mamatay na ako, ayaw mo ng sedeng. Bigyan mo na lang ako ng ano, trabaho na 500 a day. Basta sama-sama kaming pamilya, sa hirap at sa hirap, ayaw mo ng sedeng. Kahit na barong-barong, ipagpapalit ko sa sedeng. Sige na, magpakatotoo na kayo, ayaw mo ng sedeng. Sinusumpa ko ng sedeng. Taas na po, tayo na po. Wala talaga? Wala talaga? Wow, wala pa ng bad vibes dito. Yes! Ibig sabihin, pwede magkatsa din! Lahat ng tao dito! Yes! Pag ay usapang flip, yan magaling ang Pinoy. Sana all! Diba? Alam niyo ba yung lahat ng nakapartang dito? No? Maliban tatlong, apat pala. Apat lang. Yung dilaw, no? Hindi pa sa akin yan, pero mapapasa akin ka rin. Eto, launching, di ba? Launching. Swerte ninyo, kayong una sa Pilipinas makakakita nito. 2022. Di ba? 2022 po? 2023 tawag ko na dito. 2022, ha? Kaya sa buong Pilipinas, wala man kayong sedeng, nauna kayong nakakita. Ha? E-Class 2022 model. February 2 lang yan, dumating ng Pilipinas. February 12 ngayon, after 10 days, kayong una nakakita. Yan. Ito, kotse ko, yung kulay pula na nandun, yung bumubukas yung bubong, yung RBA 14 ba? 14 yata, no? RBA 14. Kotse ni Mrs. Yon, kotse ni Madam. Yun yung una kong regalo sa kanya. First anniversary gift. Diba? Tangin na kayo, 28th anniversary na ni Ginjing. Wala pa kayong napitigyan. Diba? Putang na sa Monday, Valentine's na. Nang ano naman yung misis nyo. Palitan nyo na kasi yung mister nyo kung wala namang kwenta. Yung gusto mo palitan ng mister, pwede rin tumayo. Yung mga nagtayuan, eh. Meron bang kanilang batch 1 nandito na? Yung batch 1 nandito na? Batch 1? Wala? Palitao ito lahat? Yes po! Swerte ninyo, wala ako ng batch 1. Batch 2 lang ako nakarating. Nasa ano kasi kami? Nasa hospital kami ni Mrs. Kasama namin si JP, yung bunso namin. Nagpatuli kasi siya today. Sino hindi pa nagpapatuli? Nakachat ka si Ken saka si Rain. Sila kasi yung nag-escort sa akin. Sabi ni Ken, Sir Tom, hindi mo sinabi kagad. Sana sumabay na ako kay JB. Sabi ko kay Ken, Ken, huwag ka na magpatuli. Hindi na nga nalalamdaman ni Rain. Tapos babawasan mo pa. Pagka meron mga bata dito, pag may mga na-offend, ha? Pasensya na kayo. Kaibigan namin si Vice Ganda. Pag na-offend po kayo, nakabukas po yung pinto. Pwede na kasi di
dito, bawal sa amin yung na-o-offend, bawal sa amin yung sensitive. Kasi pag pinapagalitan namin dito, yung mayaman. Tama! Baka meron pong ayaw yumaman. Diba? Baka masyadong specific yung jet eh. Diba? Baka ang ano nyo, ang panata ninyo, ayaw na ayaw kong magkakotse. Mamamroblema ba ako sa taas ng gasolina? Mamamroblema ba ako sa tollgate? At lalo, ayaw na ayaw ko yung merong parking yan sa bahay. Sakit sa ulo yun. Sini ayaw magkakotse, pwede pong tumayo? Ay, wala. Sini gusto magkakotse, pwede tumayo? Yeah! Ano sa magkakotse? Kaya na namin pang walang kotse dito. Nag-MRT kayo? Tinan mo ha, tingnan nyo itong mga nakatayo sa harap. Si Zac Lopez, 10 na yung kotse. Gusto pa rin ang kotse. Ha? Ganon sa Ivern. Hindi namin sinasabi na, thank you. Hindi namin sinasabi na huwag makontento. Hindi namin sinasabi na huwag makontento. Mabuti po yung nakokontento. Pero yung dapat nakokontento sa tamang bagay. Huwag makontento sa 500 na sahod kada araw. Huwag makontento na payamanin yung amo nyo. Huwag makontento na yung boss nyo lang ang yumayaman. Huwag makontento na tatlong henerasyon na kayong mahirap sa Pilipinas. Huwag makontento dun sa ganun lang talaga kami. Lolo at lola ko mahirap. Nanay tatay ko mahirap. Ako mahirap. Yung mga anak ko, promise ko, mahirap rin sila. Yun ba? Sinasabi nyo na ba yan? O hindi pa? May chance pa. May chance pang sabihin, may chance din huwag sabihin. Ang choice nasa inyo. Kung nahirapan kayo sa buhay, kasi tinulong ng magulang nyo, anak, magtiis ka lang, ganyan talaga. Kasi hindi nag-aalarm. Gusto na rin daw niya yumaman. May kotse na ingayan sa akin, o baka may mga hindi may-ari ng kotse dyan, huwag niyong sasandalan. Pinaghihiyapan po nila yan, dugot pawis po nila yan, huwag niyong sandalan. Hindi yan pader, chedeng yan. Dito sari-sari store, hindi bank po yan. Okay, balik tayo sa topic ha. Kung sinabi ng lolo at lola niyo, sa nanay at tatay niyo, anak, ganun talaga ang buhay. May mayaman, may mahirap. No? At lolo at lola mo, mahirap lang. Diba? Ang nanay at tatay mo, mahirap din. Kaya ngayon pa lang, habang bata ka, tanggapin mo na na mahirap ka rin habang buhay. Gusto niyo ba yun? Hindi, hindi. Ayaw niyo, ayaw, ayaw. Alam mo bakit mahirap ang Pinoy? Sino nag-a-agree na mahirap ang Pinoy? Mahirap ang Pinoy, taas ang kamay. Naniniwala. Hindi ko naman sinabi forever mahirap. Sinasabi ko, naniniwala kayo na karamihan ng Pinoy mahirap. Di ba? Alam niyo ba't mahirap ang Pinoy? Simple lang yan. Nasa pagtuturo lang ng magulang yan. Kasi kung anong tinuro, anong pinaniwalaan, yun na nagkakatotoo. Pag sinabi ng magulang na anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Yun. Yun ang reason kung bakit mahirap ang Pinoy. Kasi lahat trabaho ang hinahanap. Dalawa lang ang component ng trabaho. Empleyado, may-ari. Pag ang pangarap mo makahanap ng trabaho, empleyado ka. Clear? Ako, yung lolo at lola ko, both sides, lolo at lola ng nanay tatay, mother side, lolo at lola, father side, pinanganak po sa China. Kung saan galing si Henry C., si Lucio Tal, si John Gokong Wei, si Tony Tan Kaptyo, iisang probinsya na pinanggalingan nila at ng lolo at lola ko. Okay? Ang turo sa mga bata sa China, anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. Iba ba sa turo sa Pinoy? Ibang-iba, tama?
Kasi ang Pinoy, pinapalaki, brainwash na magiging empleyado siya. Samantalang kami, bata pa lang kami, brainwash na ng tawag doon, ang brainwash sa amin, magkanegosyo ka. At yung katulad namin magkakapatid, magpipinsan, napakarami pong negosyo ng lolo at lola, nanay at tatay ko. Anak, mag-aral ka mabuti para pag-graduate mo, ikaw nang magpapatakbo ng mga negosyo natin. So, ang mga incheck office na dumating sa Pilipinas, wala pong ginawa kundi magpayaman. Samantalang ang Pinoy, umpisa nang dumating ang mga Incheck, mga Kastila, mga Amerikano, mga Hapon, mga Koreano, mga Bombay. Gumawa ng negosyo, ng negosyo, ng negosyo, ng negosyo, ng negosyo. So, may-ari, empleyado. Filipino equals empleyado. Banyaga equals may-ari ng negosyo. Kaya mahirap ang Pinoy. Tapos ngayon, kulang pa na payamanin ang mga banyaga na nasa Pilipinas. Ngayon, ang number one na produkto ng Pilipinas, OFW at seaman. Masaklap na nga, pinayaman natin yung mga banyaga sa sarili nating bansa. Ngayon, nagpapayaman tayo ng mga iba-ibang bansa, iba-ibang nationality. Hindi bumababa sa 100 na bansa ang merong OFW at seaman. Kahit sa ang lupalop ng mundo, Pinoy ang nagpapayaman sa mga negosyante sa iba't ibang bansa. Tama ba yon? Tama ba yon? Hindi! Tama yon. Sinesweldohan sila eh. Tinanggap nila yung sahod eh. Ganun talaga. Yun yung realidad. Hindi ako tumatakbo sa politika. Kahit pa yung sa politika. Tama ba yun? Mali! Diba? So darating na halalan. Wala. Hindi ako tumatakbo. Nandito kami para kausapin kayo kung anong tunay, anong tama. Tinanggap ng Pinoy eh. Tinanggap mo maging empleyado, kaya 500 ka, 5 billion ako. Nagtrabaho ka sa ibang bansa, 50 mil ang sahod mo, 5 billion ang amo mo. Tinanggap nyo eh. Ang tanong, hanggang kailan nyo tatanggapin? 2022 na! Ilang taon ka na nangangarap, wala pa rin. Ilang taon mo nang sasabihin, ito na ang taon ko. Ito na ang swerte. Dumating ng swerte. Nasaan? Nasa TikTok ba? Nasa Facebook ba? Nasa YouTube ba? Every time manood ka ng TikTok, YouTube, mag-like ka sa Facebook, mag-comment ka, sila yung pinapayaman mo. Tandaan mo, pag ang isang bagay, libre, ikaw ang produkto. Tama. Nanood ka ng YouTube, libre. Bakit? Kasi ikaw yung produkto. Ikaw yung nagla-like. Ikaw yung nagsusubscribe. Pag 1 million yung subscriber, 1 million yung nanood, kung sino naglabas sa YouTube, pinagkakitaan ka. Yung Facebook, ganun din. Naintindihan niyo yun? Yung TikTok, ganun din. Ang mga artista, pag naglabas ng TikTok, may bayad sila. Kayo, TikTok kayo ng TikTok, anong napala nyo? Diba? Ang rami kong likes. Nakakain ba yung like? Pwede ba ibayad sa tindahan yung like? Pwede. Pag pwede, sabihin mo sa akin kasi gagawa na ako ng TikTok. Gusto ko mabili yung dilaw na siya din eh. Diba? Ang rami ko namang miyembro. Baka dumami yung likes ko. Pwede ko mabili yung siya din. Yung like ang ibabayad ko. Meron? Pwede ibayad yung like sa 7-Eleven. Sa tindahan ni Aling Nene, pwede ibayad yung like? Hindi, di ba? Nag-uubos ka lang ng oras. Tapos, meron pa bang probinsyano? Tara na!
Wala na mga ABS-CBN, may probinsyahan ng pala yan. Grabe, namatay na si ABS-CBN, nagka-COVID at lahat-lahat na. Buhay pa rin si probinsyano. Sino nanood na ang probinsyano dito? Magpakatotoo po kayo. Yung silungaling mamamatay. Sino nanonood ng probinsyano? Taas ang kamay. Yung sinungaling paglabas dito, masasakasaan ang pison. Nanonood ng probinsyano? Taas po ang kamay. Yan. Kumita na po kayo sa probinsyano? Puta kayo na si, anong pangalan ng artista ng probinsyano? Si Gado Dalisay ba? Tama ba? Coco Martin! Puta lahat ng kotse dito! Meron si Coco Martin. Sa kakapanood nyo ng probinsyano, lahat ng gusto niya, lahat ng pinusuan niya, binili niya. Kayo, napusuan lang kayo, masaya na kayo. Gusto niyo bang yumaman? Talaga? Yung talaga? Yung talaga ang gusto yumaman, pwede yung tumayo. Yung gusto talaga yumaman, ha? Pero pagpagod na, upo lang, ha? Pagka gusto lang talaga yumaman, tumayo. Okay, sa Cypher, itong mga kotse, 1, 2, 3, 4, itong 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung 12 kotse nandito sa loob, pag-aari po yan ng Cypher member. Lahat ng tsedeng na nakaparada sa labas, pag-aari po ng Cypher member. Lahat po ng Mustang na nakaparada sa labas, pag-aari po ng Cypher member. Lahat ng Mini Cooper na nakaparada sa labas, pag-aari po ng Cypher member. Meron pang iba, yung mga Fortuner, Honda Civic, Toyota, Bios, Geely, Hyundai, lahat ng kotse na dumating na gamit ng Cypher member, kotse po nila yon. Paano po sila nagkakotse? Katulad ninyo, nakaupo sila sa mga upuan na ganyan, nakinig sila sa presentation. Hindi lang nga kasing gwapo ko. Kaya, kung dati nagbayad sila ng 8.5, kung ako'y nagbabayad, kung ako'y nagsasalita, mukhang hindi 8.5 ang ibabayad nila. Okay. Kung nandito kayo, hindi pa kayo membro, naghahanap kayo negosyo, no, nakikita kayo, mababa ang puhunan, meron ng proven na resulta, merong magtuturo, merong mag-aaksaya ng panahon na siguraduhin may tsansa kayong yumaman. Cypher po yun. Wala pa kayo dito, itong mga kotse, pag-aari na po ng mga Cypher members at leaders. Hindi namin kailangan ang pera ninyo para makabili ng kotse. Pero kailangan ninyong mamuhunan kung kayo mismo gusto nyong magkaroon ng kotse. Kasi dalawa lang yan. Either mag-empleyado ka, katulad nung sinasabi ko kanina, or maging business owner ka. Each Cypher member, lahat po ng miyembro ng Cypher, sila po ang may-ari ng negosyo nila. Sila po ang may-ari ng negosyo nila. Sila po ang nagpapatakbo niyan. Kung hindi sila makikipag-usap, wala silang aalukan ng negosyo, hindi sila magbebenta, hindi po sila kikita. Pero pag hindi po sila tumigil nung pagkakausap, pag-aalok, pagbebenta, pagtuturo, walang tigil po ang pasok ng pera sa kanila. Yes! Okay? Balikan natin kanina yung mga inject na mayayaman, no? Na dito na sa Pilipinas naging bilyonaryo, dito na sa Pilipinas sumikat, Lucio Tan, Henry C., John Gokong Wei, Tony Tan Caktiong, no? SM Group, no? Philippine Airlines, Banco de Oro, Robinsons, Sun Cellular, Cebu Pacific, okay? Jollibee, Chowking, no? And many others. Halos lahat ng kumpanya na nasa labas, pag-aari po ng mga inchik na negosyante. Kasi ang mga inchik, wala nang ginawa kundi magpayaman. Ngayon, mayroon kayong kaharap na inchik. No? Lolo't lola ko inchik, pero ako,
Sa puso ko, Pilipino ako. Yes! Woo! Sa Pilipinas ako pinanganak. Sa Pilipinas, pinanganak ang bisis ko. Sa Pilipinas, pinanganak ang mga anak ko. Wala akong pangarap, no, na magretiro sa China. Wala akong pangarap na magbukas ng negosyo sa China, maliban na lang, no, branch ng iFern sa China para sa mga Pilipino. Kaya itong insing na nakaharap sa inyo, ang layunin, payamanin kayo. Yes! Kung hindi kayo naniniwala, okay lang. Nagsayang lang kayo ng isang Sabado, bumalik kayo ulit sa bahay nyo, mag-TikTok na lang kayo. Kasi dito, seryosong negosyo, seryosong trabaho, seryosong pagpapayaman ang pinag-uusapan namin dito. Kung sabihin ninyo, eh mayaman ka naman na, Zach, mayaman ka naman na, Ken Ray, mayaman ka naman, Marvin Keith, Cecil, Buddy, no, lahat ng leaders ito, pidi ka na nga, yaman-yaman mo na, ikaw nang mamuhunan para sa akin. Again, this is a business, not a fucking charity. Yes. iFern, sharing prosperity through entrepreneurship. Hindi po kami Philippine Charity Sweepstakes Office. Kung gusto niyo ng libre, wala po dito yon. Kung gusto niyo ng ayuda, wala po dito yon. Kung gusto niyo ng suporta para sa election, para sa boto niyo, wala rin dito yon. Pero kung gusto niyo ng negosyo na may pruweba, kitang-kita sa paligid niyo, kitang-kita sa labas, nandito na. Itigil nyo na ang paghahanap. Tigilan nyo na rin yung mga walang kwenta nyong pangarap na magtatayo tayo ng sari-sari store, ng vulcanizing, ng restaurant, ng turo-turo, ng ano ba mga bagong yun? Milk tea. Puta, wala yung mayaman dun. Tigilan mo na yung pangarap na yan. Pero dito sa iFern, garantisado, marami nang umaman. Kaya itong mga kotse dito, nakabukas ang mga pinto at bintana maliban na lang doon sa kotseng hindi amin. Kasi sakyan nyo, katukin nyo, magpa-picture kayo, pumasok kayo sa loob, buong pamilya nyo, i-feel ninyo kung tunay ang mga kotse na yan. Kasi sa duda ninyo, baka kala nyo pati mga kotse fake. Itong kotse ko, 12 billion ang bili ko dito. Ngayon, 17 million na. Yung ganitong itsura ng kotse. Yung kulay dilaw, 38 million po yan. Okay? Eto, murang-mura, 5 million ha? Meron pong parating na 3 unit. Pero wala pong commission. Yung ayaw po yung maman, napagod na sa kakatayo, pwede nang umupo. Ha? Yung ayaw yung mama, napagod na sa kakatayo, pwede na umupo. Uy, tumayo sila ulit. Sabi niya, ay, salamat, pwede na umupo. Tapos, ay, hindi niya yaman. Okay, mayroon akong papagawa sa inyo, mabilis lang. Mabilis lang. Okay, everybody, lahat yung kamay ninyo. Iyan niyo ako, ganun yung... Tapos pigit niyo yung mata niyo. Pigit niyo yung mata niyo. Okay, pigit niyo yung mga mata niyo. No, pag nakikita niyo ako, hindi pa nakapigit ang mata niyo. Okay, pigit niyo yung mata niyo. Yung kamay nasa harap. Namo, meron daw hindi nakapigit ang mata. Namo, nag-alarm na naman. Okay, sinabi na, hindi yan pader, wag sandalan. Okay, nakapigit ang mata. Yung kamay niyo, isipin niyo, merong 1 million na nakapatong sa kamay niyo. Merong 1 million nakapatong sa kamay nyo. Yan. Yung dito sa harapan ko, pinatukan ng cellphone na bulok yung kasamahan niya. Okay, merong 1 million sa harap nyo. Hawak-hawak nyo. Masarap ba ang feeling? Yes! Para magkaroon ng 1 million sa iFern, napakabilis lang. Pagsusundin ang sistema ni iFern, 1 taon lang, may 1 million kang hawak sa kamay mo. Yes! 2 taon lang, buwan-buwan, meron kang hawak na 1 million sa kamay mo. Yes!
Ipil mo yung 1 million na dagdagan ng 1 million, 2 million na yung hawak mo. Mabigat ba? Nabibigatan ka? Yan. Eh, sumusunod ka sa sistema ng IFR, nagnenegosyo ko, 3 million na yung hawak mo. Yan. Bumibigat? Bumibigat. Okay. So ngayon, meron kang 3 million na hawak sa harapan mo. Isipin mo naman ngayon, saan mo gagastusin itong 3 million na to? Wow. Meron ka bang utang na 10 taon na hindi mabayaran? Tuition ba ng anak to? Yung bubong ng bahay nyo, tumutulo? Yung bakuran? Yung kapitbahay mong pinapalayas kayo, gusto mo lang bilhin yung bahay nyo? Yung kotse, no, na 10 taon nyo nang pinapangalap, mabibili mo na? Okay. Isipin nyo lahat kung saan nyo gagastusin yung 3 million na hawak nyo. Sino bang makikinabang dyan sa 3 million na kikitain nyo sa iFirm business? Giginhawa ba ang pamilya nyo? Aasenso ba sila? Yes! Makakatulong ba ito ng malaki sa mga pinagdadaanan mo ngayon? Yes! Okay. So, namnamin mo muna yung feeling na ng mga masasaya. Isipin mo yung mga mukha ng nanay at tatay mo, asawa mo, anak mo, no, mga malalapit sa buhay mo, na napasaya dahil dito sa 3 million na hawak mo ngayon. Na guminhawa ang buhay dahil dito sa 3 million. Isipin mo yung mga mukha nila. Isipin mo yung mukha ng mga mahal mo sa buhay na gumanda ang buhay nila dahil nag-desisyon kang sumali sa iFern ngayong araw na ito. Yes. Sipin mo yung mga masasayang mukha ng mga tao dahil nag-desisyon ka ngayong araw na ito na itodo na ang iFern business mo. Dati ka pa palang nag-membro, hindi mo pa siya inuumpisahan. Ito na ang araw, gawin mo na. Okay? Tingnan nyo ulit yung pera, yung 3 million na hawak nyo. Tapos nasa likod ng 3 million, yung mga mukha, yung mga mahal nyo sa buhay. Tingnan nyo yung mga ngiti, mga tawa, mga halakhak, mga bungis-ngis ng mga bata dahil sa nabili mo dun sa 3 million na hawak mo. Slowly open your eyes. Did you like that feeling? Yes! Masaya yung feeling na may maraming pera? Yes! Ito masasabi ko sa inyo, hindi kami nandito para kunin ang pera nyo. Sumali kayo, hindi, mayaman na kami. Sumali kayo at hindi, tuloy-tuloy ang pagbili namin ng mga mamahaling kotse. Pero, yung decision ninyong pagsali ngayong araw na to, sigurado ako, pagsusunod kayo sa simpleng sistema namin, mapapayaman ko kayo. Yung 3 million na hawak nyo kanina, magkakatotoo po yun. So we have another batch, no? We need to give a chance, no, for the other people to come in also. So gusto ko kayong pasalamatan para sa oras ninyo ngayong Sabado na to. Kung sino po ang nag-imbita sa inyo, pagtapos po ng talk ko, puntahan niyo po sila, kausapin niyo po sila, pa-explain po ninyo kung ano po ang package na bumabagay po sa inyo at sa katayuan ninyo. No, meron pong kailangan kumuha ng family package kasi malaki yung pangarap. Meron naman kumukuha yung tinatawag nating premium plus kasi yun po yung kaya nila. No, meron karamihan, no, nakatsedeng po dito, no, minimum po 7 accounts po meron sila. Pero marami rin pong nag-umpisa sa 3, kung walang-wala, nag-umpisa sa 1. Ang importante po, mag-umpisa. Kasi 2022 na, huwag nyo nang hintayin yung 2023 kasi isang taon na naman ang lilipas.
Huwag din kayong umasa sa eleksyon kasi kahit sinong manalo, hindi magbabago ang buhay natin. Diba? Katulad ko, 30 years na akong hindi bumoboto. Kasi kahit sinong manalo, alam ko tuloy-tuloy lang naman ang negosyo at ang pagtulong ko. Yes. Kaya whoever wins, it doesn't matter. Whoever wins, no? Whoever wins, kaibigan po natin sila. Yes. Kahit sino po manalo, kaibigan po natin sila. Hindi sila manggugulo sa negosyo natin, no? Since natulungan naman natin silang lahat, tutulungan din nila tayo. Kayo, nandito lang kami, simple. Para baguhin ang sumpa ng kahirapan sa Pilipino. Kung maraming umama na inject dito sa Pilipinas, kahit papano, merong isang inject na gusto naman kayo ang payaman. Yes! Kung kaya umama na inject sa Pilipinas, mas lalong kayang umaman ng Pilipino sa Pilipinas. Kung kaya ng Banyaga, kung kaya ng iba, mas kaya po ninyo. So, our motto, no, for the year is a Fly High 2022. So, I think they can you can show the quick logo there. Fly High in 2022. Bakit po Fly High? No, kasi sama-sama po tayo. No, nalilipat patungo sa pagpapatotoo o pagtagumpay ng mga pangarap ninyo. Yes. So, we have a battle cry, no? And I would like to help you shout it with me. Ito, simple lang. Mag-rehearse po tayo. Anong negosyo nyo? I burn! Ano? I burn! I can hear you! I burn! So, 2022? Sama-sama tayong yayaman sa I burn! Okay. Practicein natin yung huli, ha? Napabasa niyo ba sa likod? Yes. Sama-sama tayong yayaman sa Eifer. Pero practice tayo, nakataas yung kanang kamay. Kung gusto nyo kaliwa, pwede rin. Kasi kahit anong kamay, pwede namin payamanin. Yes. Kasi kailangan may dalawang kamay para magbilang ng pera, di ba? Yes. Okay, sample ha. Sama-sama tayong yayaman sa Eifer. Okay, practice. Sa 2022, Ganon. Pero mas malakas. Kasi kung hindi mo gustong umaman, huwag kang sumigaw. Pero kung gusto mong umaman, kailangan ma-feel mo yung conviction at yung energy kasi ito ang araw na mababago ng buhay mo. Oh, yes! Anong negosyo mo? Thank you.